mga katinapay, for today's video, gagawa naman tayo ng simpleng recipe ng banana cake. Madali yan yung paggawa niya, halo-halo lang, simple lang din yung mga ingredients na gagamitin natin. Pero masarap at kapag kanya negosyo mo, syempre, malaki ang tutubuin mo. At para mas maging masarap at may added na flavor, magdadagdag ako ng coffee powder na babagay na babagay dun sa ating banana cake. Hello, ang una natin gagawin, meron ako ditong 1 cup ng gatas. Pwede kayong gumamit ng fresh milk o kaya ng evaporated milk. Tapos itong gatas, lalagyan ko ng 1 tablespoon ng suka. Ito ay white vinegar. Kaya tayo nagaganito para maging buttermilk, substitute siya ng buttermilk. So, ang nagagawa ng buttermilk sa cake, nagiging moist, nagiging malambot yung texture niya kapag ka na-bake. So ito, isisip ko lang to habang nagmamash tayo nung banana. So ito na yung ating lakatan. Sa pagpili ng lakatan, mas hinog, mas maganda kasi mas matamis yung kinakalabasan ng iyong banana cake. Yung tamis na hindi gawa ng asukal, yung fruity na tamis ng banana ang malalasahan mo kapag ka hinog na hinog ang ginamit mo. At saka, kapag katapos mong ma-bake yung iyong banana cake, yung ibabaw niya medyo naglalangis-langis kapag kahinog na hinog yung ginagamit mong lakatan. So, ang ginagawa ko dito, pumupunta ako ng palengke, inuuli ko yung mga prutasan. Kapag ka meron silang natitira na overripe, yun yung ginagamit ko kasi mas nakakamura ako kasi ito binibenta lang nila sa akin to ng 20 pesos to 30 pesos per kilo compared sa regular price niya na 60 to 70 pesos. So, ang laking mura, ang laking tipid. Tapos yun din naman talaga yung hinahanap natin, yung medyo overripe na talaga na lakatan. So ang gagawin ko dito ay babalatan lang natin siya tapos imamash natin. Kung marami kayong gagawin, kung malaking batch na yung gagawin nyo, pwede nyo itong ipadaan sa blender para mas madali, hindi na kayo mahirapang magmash. Minsan, merong malalaking saging, may maliliit. Ito ay nasa 8 pieces, medium size. Meron namang malalaking saging na 5 piraso lang ang kailangan mo, 4 na piraso. Kaya mas maganda talaga, titimbangin mo yung iyong gagamitin. Ang kailangan natin dito sa recipe ay nasa 380 to 400 grams na balat na saging. Sa paggawa ng banana cake, mas maganda kung meron kang matitira na medyo pieces na buo ng saging. So kapag kaganyan na, magtitimpla na tayo ng ating butter. Meron ako ditong bowl. Meron ako ditong 4 na piraso ng itlog, medium size. Kakrak lang natin. Pagkatapos, pagka nailagay na natin yung itlog, meron ako ditong 1 1/2 cup ng light brown sugar. Bakit light brown sugar yung ginagamit ko instead na brown sugar? Ang napapansin ko kasi, masyadong nadadry, mas mabilis madry ang banana cake kapag ka brown sugar talaga yung ginagamit ko. So, mas maganda para sa akin ang gamitin ang light brown sugar. Pagkatapos, meron ako dito 3/4 cup ng oil. Pwede kayong gumamit ng melted butter. Pwede kayong gumamit ng canola oil, ng palm oil. Ito ay coconut oil. So, 3/4 cup yon. Meron din ako ditong 1 teaspoon ng iodized salt. Lalagay lang din natin. So, madali lang talaga ang paggawa ng banana cake kasi halo-halo lang siya. Wala kang machine na gamit. Bukod sa whisker, pagkatasahaluin lang natin yan hanggang sa bahagyan nyo siyang makrim. Ito ay ibibake ko sa 7x3 na loaf pan. Pero pwede nyo itong gamitin din at ibake sa cupcake pan. Tapos magiging banana muffins naman siya. So, pagka medyo natutunaw na yung asukal, ilalagay ko na yung ating buttermilk na substitute na ginawa. Makikita nyo, medyo buo-buo na siya. Nag-curdle na yung ating milk dahil dun sa suka na nilagay natin. Kung ayaw nyo ng suka, pwede rin nyo rin gawitin ang lemon juice. And then, kapag ka nahalo na siya, ilalagay naman natin yung ating minash na banana na lakatan.
Pagkatapos, sahaluin lang ulit natin. And then, yun na yung ating wet ingredients. Tapos, sisip na ako ng 3 cups ng all-purpose flour. Tapos, maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng baking soda at 1 teaspoon ng baking powder. Isisif natin siya para mas madali natin siyang mahalo at walang buo-buong harina dun sa ating butter. Katulad yan, kung makikita nyo, pagkapag nahanginan yung harina, nagbubuo-buo siya. Pag nailagay siya dun sa butter, mas mahirap siyang tunawin. Kaya kailangan isisif natin. Tapos, ito na yung ating coffee. Maglalagay tayo. Ang paglalagay ko dito sa coffee, depende sa mood ko. Kung gusto kong maging mas matapang, hindi mas marami yung ilalagay ko. Pero dito sa recipe natin ngayon, maglalagay lang ako ng 1 tablespoon. So ito na lahat, andito na lahat ng ating ingredients, haluin lang natin siya. Kung ang gusto nyong banana cake ay yung medyo malutong o yung medyo crispy yung taas niya kapag ka na-bake, ang tip ko sa inyo, huwag nyo siyang i-overmix. I-mix nyo lang siya hanggang maging well-blended na. And then, ang magiging outcome ng inyong banana cake ay di yung medyo malutong yung ibabaw niya. Kapag ka na-overmix nyo siya o minix nyo siya ng sobra, magiging cakey ang texture ng inyong banana cake sa ibabaw. So, ayan na. Konting halo lang. Nakita nyo, wala yung cut. Ayan. Pagkatapos, i-scrape ko lang siya to make sure na walang natira dun sa ilalim. So, okay na yung ating banana na mixture. Ito na yun. Meron ako dito 7x3 na loaf pan. Tatlo sila. Ito ay pinahiran ko ng shortening. Tapos, nilagyan ko ng sapin na parchment paper na ginupit. Ngayon, i-divide ko dito yung ating banana cake na butter. Itong gamit ko ay nasa 1 cup na measuring cup. So, ang mangyayari dito ay punong-puno yung ating loaf o baking pan. Gusto ko yun kasi gusto ko na may paumbok yung kakalabasan ng ating banana cake. So, meron tayong 6 cups na butter ng banana cake. Bali, itong ating mga pan ay meron tig to 2 cups. So, ayun na. Ganun kasimple. Walang kahirap-hirap gumawa ng banana cake. Kaya, para sa mga beginners, ito yung pinakamadali at pinakamagandang gawin. Kasi, kaunti lang yung chance mo na mag-fail kapag ka banana cake ang ginawa mo. So, ayan. Meron ako dito room temperature na butter na nilagay ko dito sa aking pastry bag. Kaya ako nagaganito kasi ito ay puputok siya o bubuka siya. Ang gusto ko kasi yung buka ay yung uniform sila o yung nasa gitna. So, pwede kayong hindi magamit nito. Ito ay optional. Pwede kayong maglagay, pwedeng hindi. Pero ako gusto kong maglagay kasi gusto ko lang. Ilalagay ko siya sa gitna. Pwede kayong maglagay na kahit anong toppings na gusto nyo. Ako, maglalagay ako ngayon ng kasuy nuts. Pwede rin kayong maglagay sa butter ng raisins. Pwede rin kayong maglagay ng kahit anong klase ng mani na gusto nyo. Walang problema. Ito na yung ating banana cake na ready ng i-bake. I-bake ko to. Kanina pa ako nag-preheat ng oven sa 180 degrees Celsius at isasalang ko na to ngayon. Thank you.
tapos natin siyang i-bake. Luluto lang nito, titikman na natin siya. Makikita nyo, katulad ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo ng malutong na ibabaw at hindi masyadong cakey, hindi siya basta-basta nasisira kahit lagyan mo ng packaging, huwag mong i-overmix pagka hinalo mo na yung flour para maging ganito ka tigas o kalutong yung ibabaw niya. Pero yung loob nun, syempre, moist at malambot. Kahit ilang araw pa ang tumagal. Katulad yan, makikita mo, syempre, yung mga thread ng lakatan. Lalong-lalo na po kapag ito ay lumamig na, yung kanyang ibabaw ay medyo mag-oily na napakasarap tingnan. So, titikman na natin. Ito, lagi ko itong binibake. Lagi itong nasa ano ko. Sa bakery namin. Syempre, pwede mo rin itong i-steam. Yung pag-i-steam mo, yung oras nun, depende kung gano'ng kalaki yung baking pan na gagamitin mo. Kung mga, meron akong recipe nito na puto muffins, ito din yung recipe nun na in-steam ko. I-check po dun sa ating channel kung gusto mong makita kung paano ko ginawa yun. So, titikman na natin. Syempre, masarap. Hindi ko naman to-share na hindi masarap. Tapos, bagay na bagay yung kanyang coffee na dinagdag natin. Tapos minsan, pwede ka rin dito maglagay ng raisins, pwede ka dito maglagay ng mga grapefruit. So masarap siya. Ito tumatagal to sa akin kapag ka hindi siya nakarep, tatagal to ng 4 days to 5 days kapag ka nakarep at saka nakachiller, syempre mas matagal. So pwede mo siyang i-store ng mas pahaba-haba, mga 7 to 9 days. So, yun. Na ako nagtatapos yung ating video sa paggawa ng banana cake. Kung nagustuhan niyo yung ating video at recipe, paki-like and subscribe na po sa ating channel. At pakihit na rin yung bell button para lagi kang updated kapag kami i-upload akong bagong recipe na talaga namang masarap at mapagkakakitaan mo. Bye-bye!